kabisay ng E12, wow. Nabulunan ka pa? Hi, Bangga! Hi, Bangga! Huwag mo'y sabihin, Radyo! Sabihin mo! Energy! Noon, ang simple lang sa isang pihit, sumasaya ang buhay ngayon. Ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sabay, okay, sinakotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masikip. Palagyan internet, blasa, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama! Bakit sabihin radyo, sabihin mo, 106.7, Energy FM. Lupit mo! Bakit sabihin radyo, sabihin mo, Energy! Sabihin mo! Energy! Ang pinakasikat na FM! Number one! 6.7 Energy FM! Mga oras na ito, galing sa ibang parte ng Pilipinas, tapos babalik na ng Maynila. Talaga, kung may kebot sila. Imagine mo sila kung may kebot sila partner mapunta sa Kayan. To the left to the right pocket. Good morning sa inyo. Mag-ingat kayo. Love you. Love you? Sino ba yun? Good morning. Hoy, good morning din sa mga pangka natin dyan. Nag-I love you, pero walang nare-receive na I love you too. Okay lang yan. At least nag-I love you ka. At least sinabi mo sa kanya na mahal mo siya. Oo, hindi naman kailangan mahalin ka rin pabalik kapag nagmamahal ka, di ba? Ay, hindi, kailangan. Ibig sabihin nun, wala. At least ako para sa akin, kahit hindi mo ako mahal, basta mahal kita. Diba? Unconditional love yung ganyan, partner. Oo. Eh. Kaya lang yan, basta the love from afar. Ibig diba? Sabihin mo, nangyayari naman talaga yan eh. Kung mahal kita, wala kang karapatan na magmahal ng iba. Hindi ka mananakot. Paano pag ganun yung sinabi sa'yo, diba? No? At first, parang nakakakilig. Oh, nakakilig siya. Oh, pero ano, nakreepy pala, no? Pero pag tumagal na, ano yung tipong chinuchogi bells na yung mga nasa paligid mo? Parang I don't like, pare. Ay, huwag na pala, mamahalin na lang kita. Huwag mo na mapatayin ng iba. Ganun. Huwag tayong ganyan. Ako, pero ito na nga. Ako, medyo connect yan ha sa story natin for today's video. Mahal ko, Pangga, ako, baby ko. Dito po sa Lihim ng Liham. At kung ikaw, Pangga, ay meron ding related na story, padala mo yan sa Lihim ng Liham 1067 at yahoo.com. Pati kaya naman, punta ka na sa Facebook, facebook.com/energyfm1067. Pwede rin naman sa facebook.com/mayoraiska or lindsay1067. Eto na nga, partner, huwag na po natin patagalin, mga Pangga, ang ating Lihim ng Liham! Lihim, lihim ng liham, ng liham. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabik, damdamin hindi masambit, sulyap na may pag-ibig, at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to face. Lihim, lihim ng liham, ng liham. Keep from loving you. Makamosang ka naman. Pero good morning. Morning, Mars. Mga mosang, after ko po gumraduate ng college, nagtrabaho po agad ako sa isang BPO company. Dito ko po nakilala ang lalaking itago na lang po natin sa pangalang Dion. Ang sosyal ng pangalan ng Dion. Hi, Dion! Ka-team ko po siya, mga mosang. Sobrang tahimik po niya na tao. Yung pagiging mysterious niya, yun po yung dahilan kung bakit na-attract ako sa kanya. Then one day, hindi ko po alam kung bakit bigla siyang lumapit sa akin, asking me to hold his hand. Hoy! Parang hindi kayo magkakilala. Parang nga lang kamayo ka. Hulaan ka pala, no? Authoritative si kuya. Tanong ko po sa kanya, bakit?
pero hindi niya ako sinagot. Hindi ko po alam kung bakit parang may magic na yung kamay ko, eh biglang hinawakan na lang din yung kamay niya. Na magnet? Uy, marupok ka masyado. Tapos, bigla niya akong binulungan sa tenga. I don't know why, but I feel safe and contented with you. Sabi po niyang ganun sa akin. Hoy, hindi ka niya papaasahin. Alam mo, ang weird. Hindi naman sila magkakilala, friend. Tapos sinabihan ka ng ganun. I feel safe and contented with you. Contented sa'yo? Hindi naman kayo nag-uusap. Anyway. Eh, ako naman po, nag-blush po ako bigla. Tapos ang sabi ko, Diyos ko, ang pogi-pogi naman ito. Ah, kaya pala inabot din niya yung kamay. Kasi nga, gwapo. Mm, After po nun, mga mosa, ang niligawan niya po ako. Makalipas po ang 3 buwan, sinagot ko po siya. Pinakilala ko po siya sa pamilya ko at ganun din naman ang ginawa niya. Pinakilala niya rin po ako sa kanyang mga magulang. Lumipas po ang ilang buwan, napansin ko po na para bang nagbabago ang pagtrato niya sa akin. Akala ko na si stress lang po siya sa trabaho niya, pero hindi. Hindi na niya ako inihintay sa lobby ng office para sabay na kaming umuwi. May mga araw na hindi na siya nagpaparamdam sa akin, lalo na kapag day off niya at ako naman po ang may pasok. As in, buong araw po siyang walang paramdam sa akin. Ilang buwan na ganun ang setup namin, sobra na po akong nasasaktan, mga mosang, pero siya wala pa rin pake. Nung first anniversary namin, day off niya noon. Pero hindi man lang po niya ako binati. Walang paramdam at napakasakit po noon para sa akin. Kaya naman kinumpronta ko po siya. Tinanong ko si Dion kung ano bang nangyayari sa kanya. And as usual, walang matinong sagot na makuha sa kanya. Hindi naman siya nagparamdam noong mga panahong yon, pero pakiramdam ko po ay nasasanay na ako. Pero ito na pala yun. Alam niyo po, dati mga mosang 24 hours lang siyang hindi nagpaparamdam sa akin. Pero ngayon, mag-iisang linggo na hindi niya ako tinatawagan, nire-replyan, o nag-hi man lang sa chat. Hindi sila nagkikita sa office? Baka magkaiba na yung schedule. Ah, iba yung isa morning, yung isa medyo morning. Medyo morning. Hindi na sila nagkikita. Kinakontakt ko rin po yung parents niya pero hindi po ako sinasagot. Yung mga friends niya, parang wala man lang pakialam sa akin. Iniiwasan po nila ako, yun yung nararamdaman ko. So I have to find it out myself kung ano po ba talaga ang totoo. Isang araw, aalis na dapat ako ng opisina when suddenly, may tumawag sa akin. Tapos paglingon ko, si Dion pala. Hindi ako nakapagsalita nun. Hindi ko rin alam kung bakit, pero parang lutang ako nung moment na yun. Hindi ko alam kung anong gagawin ko at kung anong sasabihin ko sa kanya. Pero mga mosang, sorry lang siya ng sorry sa akin. I was holding back my tears habang gusto kong itanong sa kanya kung saan ba siya nanggaling. Pero yung mga sagot niya na sumunod ay ang totoong nagpatulo ng mga luha ko. Ang sabi ni Dion sa akin, "The truth is, I love you so much. I really do. Pero niloko kita." Hoy, at least honest. And then out of nowhere, mga mosang, bigla na lang may humila ng buhok ko. Hoy! Bigla na lang pong may sumigaw sa akin. Ang sabi niya, "Kabit ka! Hayop ka! Napakalandi mo!" OMG, may asawa si Dion! Inawat siya ni Dion, mga mosang, at ayun, bumalik na po ako sa senses ko.
Pero naguguluhan pa rin po ako nung time na yun. Narinig ko na lang po na ang sabi niya sa akin, pasensya ka na. May asawa't anak na ako. Nakakabisit to si Dion. I'm really sorry for hurting you. Sorry talaga. Nung narinig ko po ang mga salitang yon, para po akong binuhusan ng napakalamig na tubig. Sobrang sakit po. Sobrang sakit mga mosang na magkaroon ng kabit yung taong mahal mo. Pero mas masakit po yung ikaw na pala yung kabit ng hindi mo nalalaman. Ay, grabe. Sa mga pangga natin, please always do a background check para hindi kayo matulad sa akin at para hindi kayo magtiwala agad. Mga mosang, ito po ang lihim ng aking liham. Lihim, lihim ng liham, ng liham. Yan ang nga ba ang sinasabi ko? Hoy, hindi ko yung nakaya ang mga pangyayari. Sa mga gwapo na yan. Alam mo, partner, may palabas ako ng panataga nito eh. Ano? Grey's Anatomy. Ah! Nakasawa ni ano? Ni Pogi? Oo, ni McDreamy. Di ba hindi alam ni Meredith Grey na may asawa pa itong si McDreamy tapos pumunta sa hospital na doktor din pala. Na number one doctor sa New York tapos pumunta siya dun sa maliit na town na yun. Di syempre, gulat na gulat siya. Oo. Kasi kilalang kilala yung doktora. At yun na yun din yung nasabi nung lalaki, I'm so sorry. Ay, nako! I have a wife. Sorry, diba? Nako, alam mo, partner, hindi ko naman masisisi itong si Ate Girl kasi wala talaga siyang alam. Hmm. Pinakilala sa kaibigan, pinakilala sa pamilya ng lalaki. Sa mga magulang. So, akala niya talaga, legal siya. Oo. Siya ang jowa talaga. Pero totoo ba na hindi mo mararamdaman, hindi mo malalaman? Alam mo, partner, kung sinusuportahan siya, alam mo, kinukonsinti siya na magulang, hindi mo talaga malalaman. Oh, well, sino ba naman nga hindi maniniwala? Kasi once na pinakilala ka sa pamilya o sa mga magulang, parang yun na yung sign na, seryoso sa akin to. Diba? Hindi man palaging ganon ang sitwasyon, pero yun parang yun yung ruler natin. Most likely. Diba? Kapag halimbawa, girlfriend ko po. Ay, talaga namang yung diba? Puso natin gumaganon-ganon. So, diba? Alam mo yun, naaawa ko dito sa ating letter sender. Oo. Kasi wala siyang kinalaman o wala siyang kaalam-alam. Bigla siyang sinugod sa kanyang opisina. At ang mahirap pa dito, partner, baka alam mo yun, yung career niya maalagay sa alanganin Oo, din. Oo, kasi may mga kumpanya na hindi tumatanggap ng ganyan. Oo. May policy sila sa ganyan. Totoo, yung mga pro-family na mga ano yan eh, na mga companies. Mga kumpanya. Diba? But yun nga, doon na lang tayo mag-stick sa ano, doon sa story natin for today's video. Nakakalungkot yung moment na ganyan na malalaman mo yung taong mahal mo. Huwag lakas baka Ann Curtis nito. Ang sakit-sakit. Derek Ramsey. Diba? Tsaka Christine Reyes. Yeah. What will you do if the person you love is unfortunately married? Ay, wala yung mga English ay. Hindi nga, di ba yung sabi ni Ann Curtis? Ayun yung ano yung palabas na ginaya nila Jimbo. Oh, diba? Nakakalungkot. Pero, hey, at least nalaman mo na kung anong katotohanan. At least, alam mo yung partner na masakit man, pero baka kailangan mangyari to. Oo. Para maumpog ka sa katotohanan na minsan talaga kailangan mo maging mapagmasid, kailangan mo maging detective, investigador. Alam mo, dito partner, papasok yung part na naniniwala ko na dapat ang magjowa nagiging friends muna. Totoo. For some people who do not believe in courting, I respect you guys, pero para sa akin naniniwala pa rin ako. Dito nagiging dito magiging importante yung panliligaw. Totoo. Kasi sa panliligaw moment, well, sabihin siguro ng iba, but may mga manloloko pa rin naman, may mga lalaki din naman na may asawa na pero nanliligaw pa rin. Yun nga. Pero imposible kasing makalusot yun sa senses mo na may asawa to. O kaya may jowa to. May jowa to. Ano ba yung mga signs? Kapag hindi siya po pwede ng holidays, ay pakakian. May asawa yan. Kapag video call, hindi kita mukha. May asawa yan. Kapag gabi lang siya kapag gabi, hindi siya pwedeng lumabas. May asawa yan. Sino ba namang lalaki hindi po pwedeng lumabas ng gabi? Hello? At kapag may opisina lang, tsaka kayo pwede mag-usap, yun. May asawa yan. Mare ko na ako, mag-isip-isip kayo. Hay nako, sa mga pangga natin, Joe. Well, di naman natin masisisi ang mga puso nating marurupok, partner. Nakakakilig naman kasi talaga, akin na kamay mo hawakan ko. Ay, mga may magagaling kasi talagang ganyan lalaki. Pero hindi partner, naalala ko eh. Sinabi niya dito na minsan 24 hours lang siya hindi nagpaparamdam. Doon pa lang eh, red flag na yun eh. 24 hours kang hindi nagpaparamdam sa akin? Bakit? Bago pa lang kayo friend, wala pa kayong
yung isang taon noon. Tapos hindi siya magpaparamdam ng 24 hours. Tapos sasabihin niya, mahal na mahal ka niya or gustong-gusto ka niya. Pero sinong lalaki ang gustong-gusto yung babae nang hindi magpaparamdam? Na hindi ka kakausapin, na hindi makikipag-date sa'yo. Diba? Ang lalaking baliw na baliw sa'yo kahit ano gagawin para lang makausap ka, para lang makita ka. Lahat ng ilog tatawirin, mahagkan ka lamang. Diba? Nakakaloka. So, doon pa lang, yung mga maliliit na red flag na yan, partner. Totoo. Pero alam mo yung partner, lagi ko nga sinasabi to, kapag in love talaga tayo sa tao, dinidisregard natin yung mga red flags. Eh kasi nga, ay nako, kahit sinasabi nyo ng universe na, huwag hindi siya yun. Kasi may mga signs, partner, pero kasi kapag super sinusundan mo yung puso mo, edi hindi mo, you go noticing yung mga ano, yung mga signs na yan. Kasi nga, gusto mo mag-work out. At saka alam mo, ini-ignore natin lahat ng signs, lahat ng sinasabi nila. Kasi nga, sinusunod natin yung puso natin. Pero itong mga signs na to, mga mare, di ba? Ito rin yung mga signs na magpapaiyak sa'yo sa bandang huli. Oo, partner. Pero alam mo yun, sobrang sakit na pinakilala ka sa magulang, pinakilala ka sa kaibigan, tapos hindi ka susuportahan ng mga taong yun. Eh kasi partner, syempre ang loyalty ng mga yun, nandun pa rin sa kadugo nila at sa kaibigan totoo, nila. Pero yung iba kasi dun partner sabihin, ayoko makialam. Iyan nga. Away mag-asawa yan. Yung diba? O away mag-jowa yan. Alam mo, kung meron man ako natutunan din sa mga pakikipag-jowa na yan, partner, yung kaibigan ng jowa mo, ang loyalty niya nandun sa totoo. Jowa mo. At kahit anong mangyari, pag balibalik ta rin nyo man ang mundo, hindi yan kakampi sa'yo, dun yan sa kaibigan totoo, niya. Totoo, the friends of your partner is not your friend. Ganyan. Eh di swerte mo naman. Merong mga iba din naman na nagiging friends pero very rare yung ganun. Totoo. Mm-hmm. Alam mo partner, minsan nag-umpisa na yun kapag same kayo na circle of friends eh. Oo. Pero kapag out of nowhere, strangers kayong totoo. Dalawa, huwag kang magtitiwala sa kaibigan ng jowa mo. Oo. Kahit nga sobrang close na kayong dalawa nung halimbawa, ikaw, jowa ka, ay kaibigan ka ng jowa ko. Kahit totoo. Sobrang close natin, nagkakasundo tayo sa mga makeup, sa mga artista, ng mga chikahan. May part pa rin sa puso nila na, ay hindi ko isusplok, hindi ko ilalaglag yung ano, yung kaibigan ko. Yung bias ko yung kaibigan ko. Kaibigan ko to eh. Oo, at ganyan. Ikaw, jowa ka na lang kaibigan ko, kaya kita naging kaibigan. True. At pagdating naman sa pamilya, girl lang talagang, well, kadugo nila yan. Oo, at may mga nanay talaga konsentidora. Ganun talaga, friend. May kayo conviction na nang gawin mo. Ay, hindi ka hugot. Ay, wala akong hugot. Ay, tinatanong ko lang naman. May diin lang. May diin lang, oo. Hindi kasi may mga ganyan talaga at hindi natin sila masisisi. Alam mo, laging ang sinasabi namin ni Iska na hindi mo makokontrol ang mga bagay out of your reach. Oo. Diba? Hindi mo makokontrol ang mga bagay na, alam mo yon, hindi mo hawak. Totoo. Ang makokontrol mo lang ay yung sarili mo. Ayun nga, partner. Kaya diba? Ngayon, ating letter sender, ang dapat mo kontrolin ay yung feelings mo sa kanya. Hmm, yung mga magiging decision mo niya, partner. Diba? Diba? Grabing eskandalo yan. Pinuntahan ka sa opisina. Hmm. Okay, sana kung nag-ano lang kayo, nag-beat up lang kayo eh. Usap tayo. Sana walang ibang nakakita. Oo. Ayun nga. Sana wala. Oo. Eh kaso, opisina, lobby. Opisina yun. At saka diba? Kapag, alam mo na pag BPO, di ba, parang isang floor lang kayo, kita kayong lahat. Naalala ko, wala man nakakita, may mga CCTV, uploaded ka na bukas. Story ka na bukas at sikat trending ka na bukas. Diba? Minsan kahit walang nakakakitang ganyan, may mga intrimitidong nakikialam ng mga CCTV. Yung ina-upload, diba? Tapos magte-trend na lang bigla yung video. Magugulat ka na andun yung mukha mo. So kung ako sa'yo, mag-resign ka na. Totoo. Hindi totoo. Mag-resign ka na, maghanap ka na malilipatan. Out of delikatesa na lang para actually, sa akin. Partner. Diba? Out of kahihiyan na lang. Kasi wala na eh. Talagang, diba yung mukha mo nakaduldol na dun sa totoo. At saka para sa akin ha, mag-resign din yung lalaki. Ang ng mukha mo. Nako, mga lalaki, hindi nila gagawin yan. Actually, pero kasi, kapa, diba? Alam mo yun, yung mga lalaki kasi, ay, may pride pa rin sila. Bakit lalaki lang naman ako, normal lang sa amin na magganito? Yan nga. Lagi nila sinasabi yan. Alam mo, well, nasa sa'yo din naman ang desisyon. Kung ayaw mong umalis dyan, dahil patigasan tayo ng dibdib, diba? Pwede rin naman talaga yun. Pwede naman. Dahil, kung doon talaga kayo kumikita, kung malaki na yung swelda mo, edi sige lang, i-push mo yan. Pero ang sinasabi lang namin is that, sa susunod na ma-inlove ka, do a background check. Totoo. Tama, diba? Kapag na-inlove ka, kilalanin mo makiibigan, kilalanin mo ang magulang. Yun at kilalanin mo yung mga nasa paligid niya. Huwag ka basta-basta magtitiwala. Oo. Agad. O di kaya naman, di ba team leader ba nila yan or boss? Dapat chinek niya yung cubicle kung may picture ng mga anak. Diba? Oo. Dapat chinek mo yung pwesto niya, yung station niya. Baka may something doon, may mga clues, gano'n. Oo, pero ewan ko din eh. May mga magagaling talaga magtago. Nakakainis talaga, no? Wala man lang nagsabi sa'yo mga katrabaho mo. Oo. Na may asawa yan, may anak yan. Alam mo, dapat nga umalis na siya sa opisina niya, partner. Alam mo, feeling ko masama ugali mo. Wala kang
kaibigan. Wala kang friends, masama ugali. Hindi, joke ko lang. Pero walang gumagabay sa'yo. Hindi, may mga red flags yung hindi niya lang talaga pinansin. Actually, partner. Actually, baka may nagsasabi na sa kanya may bumubulong na pero dinedead makels niya. Oo, kasi nga in love ang Ate Del Pogi nga. Aww. Alam mo na yung imagine ko dito sa lalaki. Sorry, ang wild ng imagination ko. Kumukha siya ni DJ Luño. Talaga? Oo. Hindi ko alam kung bakit ganun yung nai-imagine ko. Ako nai-imagine ko sa kanya talaga si Patrick. Patrick Dempsey. Oh, si Mac si ano nga, o nga si... Pogi naman si, masyado nun, si partner. Ano, si Derek. Derek, Shepherd, Derek Shepherd. Ang pogi naman masyado nun, diba? Friend. Diba? Oh, sa kasi ano yung lalaking may asawa, may anak. Di daddy. Diba? Uy, wala siyang anak si Derek. Hindi, sa palabas. Si Derek Shepherd? Wala siyang anak dun kay Addison Montgomery. Sige, pag-usawa. Yung Grey's Anatomy na hindi ko na natapos, tapos na napakahaba. Nakakaloka. Alam mo yun, may mga ganyan lalaki talagang darating sa buhay natin. Oo. At magiging lesson yan for us. Oo. Alam mo, sabi, ito pa rin dito pa rin tayo magfo-fall sa expectations will always lead to disappointment. Totoo. So if you don't wanna be disappointed, do not expect too much. Pero mahirap din kasi partner, no? Pag sinabi nila, don't expect the, ano, expect the unexpected. Truly. So parang nag-e-expect ka rin, no? Parang nag-worry ka sa mga bagay na hindi naman dapat pag-alalahanan, di ba? Alam mo, partner, mantra ko sa buhay, expect the worst na lang. Talaga alam ba? Mo yun, para pang palubag-loob kapag hindi pala siya worse. Kapag bad lang, gano'n. Ako siguro, kung sa mga ganyang usapan, wala, what you don't know won't hurt you. O, pwede rin naman. O kaya, yun, do not expect too much. Totoo, pa rin talaga. Kaya sa mga panggayin natin dyan, huwag kayo mag-expect na 100% committed sa inyong mga jowa nyo. Kasi partly, may mga maglolo ko dyan. Uh-oh. At may masasaktan talaga dyan. Magtiwala ka na lang sa sarili mo na ilang beses ka man masaktan, ilang beses ka man paasahin ng mga tao, at ilang beses man masira yung puso mo, kakayanin mo lahat ng yan. Kasi you only have yourself. Totoo, eh, partner. To trust. Oo, yun lang talaga. Kaya sa ating letter sender, kung BPO yan, mapa-work from home setup ka na lang. Di ba? Nakakaloka. Parang nakikilalang tao. Oo. At least sumisweldo ka pa din. Actually, nasa bahay ka po. Oo. Ay nako. Basta yun lang masasabi namin, Mars. Kung nasaan ka man, kung ano mang pangalan mo, basta maging ano, sa susunod na relationship, you'll do better. Totoo ka, Jarna Parter. At 9:22 nga sa ating oras, mga pangga. Maraming salamat sa ating letter sender. At kung ikaw ay may story na gustong i-share, padala mo yan sa Lihim ng Liham 1067 at yahoo.com. And of course, facebook.com/energyfm1067. Mayora Iska and Lindsay 1067 on Facebook. Pangga, tayo pa rin ng number 106.7 Energy FM. Uy, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy!